Kunot noong napatingin si Ara kay Buitre at Bantam, nang dikitan siya ng dalawang iris. Halos gapulgada na lang ang layo ng mga braso sa bawat niyang balikat. Matatangkad talaga ang mga engkantado. Nakaramdam ng pagkailang, tumigil siya sa paglalakad at humulukip-kip. Bakit biglang naging madamot kayo sa personal na espasyo? Naiiritang tanong ng Kudayon. Tiningala niya si Bantam na lukot ang muka. Halatang hindi ito komportabling dikitan ang dalaga. Marahil may inis pa sa kanya sa ginawa niyang pagtalo at pagkuha ng sibat nito. Nang walang tinugon si Bantam, kay Buitre naman siya tumingala. Iniwas naman ito ang asul na mga mata. Humakbang paatras si Ara ngunit nabunggo naman niya si Tariktik sa kanyang likuran. Anong problema niyo? Nagdidilemang anyong tanong ng Kudayon. Malapit na tayo sa Pangpang. Pagtuwidroon, kaharian na namin. Iniiwas ka lang namin sa bagay na maaaring makakuha ng iyong atensyon. Ani Tariktik sa likod. May pagkapakailamera ka din kasi pansin namin. Kung makukuha ng atensyon mo ang lahat ng bagay na iba sa nakagisnan mo, mapapatagal ang pagtugpa natin sa talagang misyon mo. Nang iinsultong wika ni Bantam na kinataas ng kilay ni Ara. Bumuka ang kanyang bibig at may sasabihin sana ngunit naagaw ng kanyang pansin ang kumpulan ng mga tao di kalayuan. Mula sa isang may kalakihang bangka, binaba ang tatlong nakataling babae. Halos hubad na sa nipis ng mga suot na kamison. Mga bata pa. Tuluyang napatigil ang mga paa ni Ara nang hatawin ng lalaking katabi ang likod ng isang babae. Humiyaw ang delegita. Umiyak ang dalawa nitong kasama. Nagtagis ang bagang ng Kudayon nang magmakaawa ang tatlo. Ngunit sinagot lang ng hampas ng may edad na lalaki. May hawak itong tila latigo ngunit kung pagmamaslan, imbis na isa lang ang panghataw, maraming galamay, na sigurado si Arang hindi lang triple ang sakit kapag humahalik sa balat. Katulad nga ng sinasabi ko, ani Bantam na kinabalik ng mata ni Ara sa kanya. Ang superior na reaksyon ni Bantam ay nabura nang katagpuin ang naguulap na tsokolating balintataw ng Kudayon. Hindi na paghandaan ni Bantam ang umalipin sa kanyang damdamin nang mag-umpisang tumaas baba ang dibdib ni Ara sa pinipigil na emosyon. Lalo nang maglanda sa pisngin nito ang mga luhang namuo sa bawat sulok ng mga mata. Mandi, nagising sa matagal na pagkakaidlip, napamulagat si Bantam. Bumuhos ang realisasyon. Kung maaari lang niyang bawian ang mga nasabing salita, ay gagawin niya. Hindi niya agad nahamig ang dila at napahiya sa sarili. Bakit ba nakalimutan niya? Gayong isa siya sa mga sumubaybay kay Ara mula nang nabalitaan nilang naglalagalag na ang nag-iisang dalaga na nagtataglay ng puro sa pinakapurong dugo na pag-aari ng lahing Kudayon. Alam niya kung anong nasaling at saan ang galing ang emosyon na nasasaksihan niya ngayon. Umangat ang mga kamay ni Bantam ngunit bago pa iyon tuluyang pumulupot sa dalaga upang bigyan ito ng pag-alo, ay naglakad na si Ara pasulong. Napapahiyang napatingin ang lalaking iris kay Buitre na kay Ara naman nakasunod ang mga mata. Nilingon ni Bantam si Tariktik na sa mga dalagitang nilalako naman natapon ang paningin. Natigil ang paglalakad ni Ara nang makarinig ng napupunit na mga damit. Tila ito tinulo sa kinatatayuan, nangingilo sa ilang alaalang sumagi sa kanyang isip. Ngunit, hindi niya piniling-lingain ang nakakadurog na eksenang iyon. Bili natin? Ani Tariktik na nag-umpisang maglakad patungo sa pinanggagalingan ng isang bahagi ng Pangpang kung saan nagaganap ang pagtatawaran ng mga babaeng binibenta. Walang kibong sumunod si Bantam. Sakalang pinayagan ni Arang lingain ang mga kasama na patungo na sa tagpong kinakasikip ng kanyang hininga. Naiintindihan ng Kudayon na ibang mundo ang kanyang kinaroroonan ngayon
Ngunit hindi maiaalis sa kanya na hindi maapektuhan. Oo nga, sa kanyang pinanggalingan, may ganitong pangyayari pa rin. Sa ilang sulok ng bansa ng mundong kanyang pinagmulan. Ngunit may batas na kahit papaano roon, may manipis pa ring batas na pumipigil upang masagip ang katulad niyang babae o ang mga taong walang laban. Ngunit dito sa mundo na kung tawagin nila ay aranya, wala pang batas na pumoprotekta sa mga babae at sa mga mahihina. Si Buitre ang tumawag sa kanya. Minuwestra ng kamay nitong sumunod siya sa tatlong Iris na agad naman niyang sinunod. Naabutan ni Ara na nagpapataasan ng turing, may naririnig siyang isang supot ng pilak at isang taling ginto. Kung ganoon, ito ang paraan ng bayaran sa aranya. Nahagip pa ng kanyang mata ang isang matandang lalaki na naglabas ng bariyang kulay ginto na tinuhog sa isang taling abaka. May butas ang mga bariyang ginto sa gitna. Nagbibilang ito. Napatingin si Ara sa tatlong dalagitan na halatang magkakaedad lang. Ang isa, sapo ang kamisong na punit, habang tila sinusuri ng isang lalaking may edad rin. Hindi niya lubos maisip kung anong kapalaran ang naghihintay sa mga ganitong babae na binebenta. Bagamat hindi ganun karami ang mga taong nakapalibot sa nagaganap na bintahan ng mga dalagita, bilang lang sa kamay ni Ara ang mga babaeng halatang nakikiosyoso lang. Ang kanilang kaputsa ay makukulay. Ngunit isang babae ang nahagip ng mata ni Ara, di kalayuan. Kulay itim ang suot nitong kaputsa, nakatalukbong ang pamandong. At sa babaeng binibenta, nakatuon ang nag-aalalang mga mata. Hindi alam ni Ara kung anong meron sa tatlong binibenta, sapat upang manlabo ang mga mata ng babaeng nakaitim na kaputsa. Marahil, naawa sa kalagayan ng mga ito, tulad ng nararamdaman niya ngayon. Ngunit may iba sa mga luhang pumatak sa bawat nitong pisngi. May emosyong mas makapal pa sa pagmamalasakit. Limang tali ng ginto! Ani tariktik na kinatingin ni Ara sa babaeng Iris. Tumahimik ang lahat. Limang tali ng ginto para sa tatlong dalagitang birhen. May tataas pa ba ng turing? Anang may edad na lalaki na siyang may dala ng binibentang mga dalagita. Katahimikan ang namayani saglit. Malinaw na walang nagtangkang tumbasa ng halaga. Lumapit si Tariktik at inabot ang limang tali ng ginto sa nagbibenta. Bahagyang tumalim ang mata ni Ara sa nagbibentang lalaki. Pasalamat ito. Maraming tao sa paligid. Ito pa naman ang mga taong gustong-gusto niyang ilaman sa tiyan. Nang maibulsa ang pinagbayaran, kumuha ang lalaki ng maliit na punyal at isa-isang ginuhita ng krus ang kanang panga ng mga dalagita. Napatingin si Ara kay Buitre nang maagap itong humawak sa kanyang braso upang pigilan siyang sumugod sa pag-aakala ni Ara na sasaktan muli ang mga babae. Isa iyang paraan ng pagmamarka na may nagmamay-ari na sa mga babaeng yan. Hindi na maaaring dukutin at ibenta muli. Sa isang banda, malaya na sila sa panganib ng pagdukot sa hinaharap. Ani bantam naman na sinusundan ng tingin si Tariktik habang nilalapitan ng mga nabiling babae. Ang weirdo ng mga kultura niyo. Hindi maiwasang wika ni Ara habang pinagmamasdan ang papalapit na si Tariktik. Tila maamong tupa na nakasunod naman ang tatlong babae. Napansin ng kudayon na may kinuha si Bantam sa boylap nitong tila sling bag. Tatlong maninipes na tela. Ibinigay kay Tariktik na inabot naman isa-isa sa tatlong babae. Mga kaputsa o long coat na may hoodie. Napansin ni Ara na parang statement ang sinasabing kaputsa sa karamihan. Sa merkadong pinanggalingan, iba't ibang disenyo ng kaputsa ang kanyang nakita. May maikse, may ibang halos humalik sa lupa, may makapal, may manipis. Halos humalik sa lupa ang tatlong dalagita sa pagkakayo ko nang abutin ni Tariktik ng mga kaputsa. Panay pasalamat ng ilang beses
kung hindi pa inutos na suotin, hindi pa titinag ang tatlo sa pagpapasalamat, sa pagbili sa kanila at sa mga robang ibinigay ng babaeng Iris. May dampa tayo malapit rito, hindi ba? Ani Bantam kay Tariktik na kinatango ng huli. Makapagsisimula sila ron. Bigyan mo ng mga kailangan. Ani Buitre naman bago tumalikod, naglakad na muli patungong Pangpang. Sumabay si Bantam, ngunit hindi na tinagpa si Ara na hinatid ng tanaw ang babaeng Iris at ang tatlong babaeng binili nito. Muli niyang napansin di kalayuan ng isang babaeng nakakaputsa na itim. Nakatingin sa kanya ito, yumukod ng bahagya. Kumunot ang noon ni Ara, ngunit nang makita niya sa apat tumapon ang mata nito, ay nahinuha niyang baka mayroon sa tatlong babaeng iyon na koneksyon ang yumukod sa kanyang babae. Naalala niya rin kasi ang nakaguhit na pag-aalala sa mukha nito nung hindi pa nabibili ang tatlo. Parang sa tahimik na paraan, nagpasalamat sa kanya. Bahagyang nahilot ni Ara ang kanang sentido. Bakit ba sawari niya mula nang napunta siya sa mundong ito, humina ang pagbabasa niya sa paligid na parang may kung anong hamog na pumipigil sa kanya upang malaman at maintindihan ang ilang bagay na nababasa niya lang dati ng madali. Hindi na nagulat si Ara nang biglang naglaho ang babaeng nakaitim na kaputsa. Anong klase kaya itong nilalang? Tanaw na ni Ara ang Pangpang na sinasabi ni Buitreng tatawirin nila upang makarating sa karian ng mga Iris. Maraming binta at ilang kakaibang uri ng bangka ang natatanaw ng dalaga. Sa binta lang siya pamilyar. Sino bang hindi makakalimot rito? Marahil makakalimutan ang pangalan ng naturang sasakyang pandagat ngunit ang makukulay ng mga layag nito ay hindi. Iba't ibang matitingkad at magagandang kulay na tuwing naglalayag sa malawak na tubig ay sadya namang kay ganda sa mata. Naramdaman ni Ara ang pagtigil ng mga paa nila Buitre sa pagakbang. Nang lingunin niya si Bantam, katabi na nito si Tariktik. Kaibilis naman yata nitong ihatid at tatlong babae. Tinuon ng kudayon ang mata sa tatlong Iris. Ano na naman? Mahina niyang tanong sa tatlong tila nag-uusap-usap sa paraang alam nila. Tumikhim si Buitre bago saglit na hinamig ang sarili. Muling tila pinipili ang mga salitang manunula sa lapi. Kaming mga Iris ay may pakpak kaya walang problema sa amin ang magparoon at magparito sa aming kaharian. Ang mga katulad mong walang pakpak at hindi taga rito ay kailangan sumakay sa bangka o binta upang makatawid. Sagot nito sa kudayon. Kahit na kaya kong magsaibong itim? Tanong naman ni Ara. Umiling si Buitre. Pinaliwanag na eksklusibo ang himpapawid sa mga Iris. May patibong raw na bumabalot sa himpapawid na maaring maging delikado sa kanya kahit na bagumagaling siya sa pinsalang natatamo agad. Napubuntong hininga si Ara ngunit muling napansin ang pag-aalala na naman sa mukha ng tatlong Iris. Ano pa? Tila napipiko na wika ng dalaga. Ang tubig ay pinaninirahan rin ang mga Magindara, ang mga aswang ng dagat. Ani Buitre na kinapikit ng mga mata ni Ara. Saglit siyang nagpakawala ng marahas na buntong hininga bago lumitaw sa magkabilang tabi niya, si isa at si pangalawa. Nakakarating na kami rito sa tinagal-tagal ang pagpapaikot niya sa mayora namin para mabawi niya ang boylet niyang sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Sa tingin niyo ba, may uurungan pa kami? Bring it on! Repeke ng bunganga ni isa. Humalikip-kip si Ara. Tinignan ng walang emosyon si Buitreng na pangiti. Tila ito natawa sa paglitaw ng dalawang wangis ng kudayon. Parang ang dating kasi kay Buitre, napatawad na sila ni Ara sa pagsaling ng damdamin nito ukol sa tatlong babaeng binibenta kanina. Huwag niyo kaming papalanguyin. Sapagkat perpekto man kami sa inyong paningin, takot naman kami sa tubig. Iba yung ligo araw-araw ah. Ang totoo kasi.
nagpapakyut na wika ni pangalawa. Hindi kami marunong lumangoy. Sambot naman ni isa. Maraing napapikit si Ara. Bakit pakiramdam niya, hinubaran siya ng damit sa kahinaang inamin sa tatlong Iris? Interesante. Ang kudayo na pinag-aagawan ng dalawang makapangyarihang lahi ng aswang at Iris ay takot sa tubig. Nang iinsultong wika ni Bantam na kinatingin naman sa kanya ng matalim ng dalawang wangis ni Ara. Perpekto ka! Wala kang bahid dungis! Ani isa. Hindi ka nahihipnotismo sa isang guhit lang? May sibat ka pa ba? Wala na di pa? Segunda naman ni pangalawa. Hindi ka mahal ng mama mo. Hindi, hindi. Sabay na wika ng mga wangis ni Ara. Tama na yan. Nakangiting wika ni Buitre. Tumalikod si Tariktik, bahagyang yumuyog-yog ang mga balikat. Umingo si Bantam, namumula ang mga pisngi sa iritang nararamdaman. Pinalabas ang mga bagwes na kapag hindi ginagamit ay kusang nawawala sa paningin. Isang malinis na paraan ng pagtatago ng pagkakakilanlan. Mauna na akong lumipad. Iritadong anunsyo nito. Mama mo, mauuna nang lumipad! Sabay na paniniriya ng dalawang wangis ni Ara. Umigkas sa itaas ang namumulang Iris na pasunod na lang ang mata nila Buitre. Sirens, Mayora. May nakakamarahuyong tinig at nakakabudol na pagbabalat kayo. Iba pa yung magindarang diyosa ha? Bale, ibang magindara naman to. Ito yung tinatawag na aswang ng tubig. Balik tukoy ni isa sa naiwang paksa bago nila biniro-biro si Bantam. Sirena? Tanong ni Ara. Kapwa umiling ang dalawang wangis ng kodayon. Iba pa yung sirena. Ang mga magindara na aswang ng dagat kung tawagin ay may pakpak, flesh eater at mas makapangyarihan kay The Little Mermaid. Ani pangalawa na kinatango naman ni Tariktik na humarap na at nakikinig. Kumakain din sila ng mga aswang? Ani Ara. Hindi. Tao ang pangunahing pagkain nila ngunit mahihirapan tayong makipaglaban sa tubig. Teritoryo nila yun eh. Ani pangalawa naman. Makipaglaban na naman? Naiinis na wika ni Ara. Kung hindi natin sila maa-attract, baka makalagpas tayo ng walang problema. Kaso kasi Mayora, ang lawa, ang kanilang teritoryo. Lahat ng Iris sa itaas dumadaan. Kapag may bisita silang hindi nakakalipad, ine-eskortehan nila upang makalagpas. Kailan ba tayo ineskortehan ng mga yan? Lahat ng hakbang natin, sarili nating diskarte. Paliwanag ni isa. Tinuon ni Ara ang mata kay Buitre. Bakit ganun din ang napansin ko? Sabi mo, gabay ka patungo sa kaharian nyo. Inaniyayahan ako ng walang bayag mong pinuno. Bakit hindi nyo ko maeskortehan patungo sa punyeta nyong kaharian? Napamewang na wika ni Ara. Kailangan mong tawirin ang tubig, yun ang tanging paraan. Pinal na sagot naman ni Buitre. Umiiwas sa tanong ng kodayon. Hosya, saan makakakuha ng binta o kahit anong bangka na maaari kong gamitin? Tanong pasoko na wika ng kodayon. Bahagyang kumiling ang ulo ni Buitre. May tinignan sa kanyang likuran. Napalingo naman sila Ara kay Tariktik na ilang hakbang ang layo sa kanila. Kumakaway, may kausap itong lalaking may edad na. May hawak na lubid kung saan ang dulo ng tali nakakabit sa isang bangka. Ang kalahati ng yaring bangka ay nasa buhangin na may bato. Ang kalahati naman ay nakasawsaw na sa tubig. Simple lang ang itsura nito. Kulay lupa, walang mga braso o kahit anong parte ang napili ni Tariktik na bilin. Nasa 10 talampakan ang haba, malalim ang loob, ni walang ang layag. Tipong pangtawid lang talaga, hindi nakakahinayang na i-dispose. Lumapit ang apat. Nakausap ko na si Manong, pumayag siyang ibenta sa akin ang bangka. Sa lubong ni Tariktik sa apat, bahagyang nagbigay ng paggalang ang matandang lalaki sa pamamagitan ng mababang pagyuko. Pansin ni Ara, parang normal na gawi ito sa mundong kanyang kinaroroonan ngayon. Parang pagbate o pagbibigay ng galang o respeto ng mga Hapon sa kausap nila.
hindi lang ganun kababa ang pagbabaw, parang katumbas lang ng kamusta, salamat at pag-recognize. Tinuro ni Tariktik ang kudayon at sinabi sa matandang lalaki na ito ang mga sasakay. May tipid ng ngiti na inaalay ang matanda kila Ara na ginantihan naman ng pagtango ng dalaga. May kinuha ito sa bulsa, inabot kay isa na agad naman tinanggap ng huli. Nang tignan ni Ara, parang bato na kulay lupa, makinis. Ngunit nang lamukusin ni isa, ay napagtanto ni Ara na parang clay o wax ang tekstura. Nagpaalam na ang matanda matapos maabot ang taling pilak na binigay ng babaeng Iris. Para saan yan? Tanong naman ni Ara habang papalapit na sa bangka, naiwan sa lupa sila Tariktik. Tulad ng naiisip mo, Mayora, soil clay o lupang malambot, lalo pag nababasa, ginagamit sa paggawa ng paso o ng palayok, ngunit sa sandaling ito, para naman sa tenga. Pantakip. Ani isa na sinagundahan naman ni pangalawa para sa nakakamarahuyong tinig ng mga Magindara. Ani to naman. Kiniling ni Ara ang ulo. Anong silbi niyan sa atin? Malakas ang ating pandinig. Wala namang mawawala, Mayora, kung susubukan. Ani isa pa. Hihintayin kita sa lupain namin, Kudayon. Ani Tariktik sa tatlo na lumingon. Dinadala na nila isa ang bangka sa tubig. Nanatiling nakatayo sa lupa ang dalawang Iris. Nang sumakay sila Ara sa bangka, nagtag-isa si isa at si pangalawa sa dalawang sagwan. Kala mo ba ay mga batang nasabik, gumuhit ang malapad ng ngiti sa bawat labi. Pumirasa ng clay si Ara at hinati sa dalawang bahagi bago inabot ang iba sa dalawa niyang kasama. Saglit binilog at pinasok sa loob ng tenga. Nakatulong naman. Hindi na nila halos naririnig masyado ang malalakas na ihip ng hangin at ang ilang ingay sa paligid. Muling lumingon ang kudayon sa mga Iris, nakita pa niyang umigkas sa mga pakpak ng dalawa at umangat sa ere. Hindi maiwasan ni Arang isipin kung nakikita kaya ito ng mga taong malapit lang sa kanila o yung mga taong nakikita niyang nasa paligid. Murahil, hindi. Baka may sabulag din ng mga Iris tuwing umaangat sa ere. Minsang nasabi ni Buitre na hindi rin naman tuwirang lumalantad ang katulad nilang may ibang katauhan sa mundo ng Aranya. Bagamat may ilang mga pilintaong nakakaalam sa tunay nilang katauhan at pagkakakilanlan, nananahimik ang mga iyon. Saglit sinuyod ni Ara ng tingin ng paligid. Marahil dahil sinauna ang pamumuhay ng karamihan dito. Hindi pa nga ata nadidiskobre ang teknolohiya sa mundong ito. Galing din nila, no? Naitatago nila ang mga pakpak nila na parang kusang nawawala. May sabulag tapos pagkailangan parang magic na lilitaw na lang. Pag hindi kailangan naman, tago. Akala mo mga anghel, iba't iba lang ang kulay ng mga pakpak. Taong ibon. Ang bangis? Hindi mapigil ang wika ni pangalawa na sinusundan ng paglipad ng dalawang Iris sa kalangitan hanggang nawala sa mga ulap. Hindi umimik si Ara, gayon din ang kanyang naiisip mula nang makilala ang mga engkandadong laheng Iris. Pasagwa na ang dalawang wangis ni Ara nang makarinig sila ng parang ingit o mahinang pagngiyaw ng isang hayop sa pangpang ng gagaling. Lumingon ang tatlo sa lupang nahahaluan ng buhangin kung saan naroroon ang malaking bearcat na kilala sa tawag na binturong. Meow Mings! Ming 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 Ming! Tawag ni isa sa binturong na kumiling lang ang ulo. Meow Mings ka dyan! Eh kasing laki yan halos ng regular na aso, malaki pa nga oh! Natatawang sabi naman ang kasama. O edi! Meow Ming Ming Ming! Pamimiloso po naman na kinatawa ni pangalawa. Bakit? Anong gusto mo? Tanong ni Ara sa binturong na sa kanya na taon ang namimilog ng mga mata. Sama ka sa amin, kuha kami maraming fish. Ani isa naman. Konyo yan. Nangingiting wika naman ni pangalawa. Gusto mong sumama? Tara, sama ka? Ani Ara naman. Yan, sige Mayora. Tama-tama, gutom na rin ako. At siopaw ang cravings ko ngayon.
Bulong naman ni isa. Patay gutom. Ani pangalawa naman. Naamoy ng tatlo ang pamilyar na samyo nito. Popcorn. Agad na alala na ito pala yung binturong na tinanggalan niya ng tali nung nasa matao silang merkado. Hindi agad nakilala ni Ara dahil tila nag-iba ang anyo nito kaysa nung huling kita niya. Bagamat makapal ang balahibo, halatang payat ito. May sugat pa nga sa leeg at nung matitigan niya, parang malamlam ang mga mata. Ngayon, ang binturong na nakikita ng kodayon ay may katabaan. Mas makapal ang balahibo at may mga matang namimilog at nagniningning na hindi maiala sa kanya ang pagkakatitig. Tila nga nais sumama, pahakbang na ito palapit ng Digo! Anang isang boses na kumuha ng atensyon ng tatlo. Ilang hakbang mula sa binturong, nakatingin rito ang matangkad na babaeng may balingkinita na katawan. Sarong na patsub ang suot at may makapal na buhok na nililipad-lipad ng hangin. Sincha! Tanong ni isa kay pangalawa na kinakibit ni pangalawa saglit. Lumiit ang mata ni pangalawa habang maiging sinisipat ang babae. Nakipagtitiga naman ito kay Ara nang hindi siya lingunin ng binturong na Digo pala ang ibinigay na pet name. Sakalang nakita ni Ara ang isang kamay nitong kinatatalian ng isang pising kulay puti na putol ang dulo. Digo! May diin sa boses na tawag nito sa binturong ngunit tila ito bingi, hindi man lang siya kayang lingain. Sa halip, naglakad ito patungo sa tubig. Napataas ang kilay ni Ara nang hindi lumubog ang matatabang paan nitong nababalutan ng makapal na balahibo sa tubig. Tila ba lumakad sa salaming sahig, mabilis itong humakbang. Nang makalapit na sa bangka nila Ara, ay tumalon. Walang hirap na namaybay sa gilid na bahagi ng bangka. Tila modelong tumungo sa pinakadulo ng bangka, lumapag sa loob. Saglit tumingin kay Ara bago humiga sa pinakasahig ng bangka. Tila pusang nakasumpong ng kapanatagan at kapayapaan sa paligid bago naghikab at pumikit. Ilang saglit lang nawala sa kanilang paningin. Wow! Disappearing siopaw! Ani isa. Mula sa lugar na pinaglahuan ng binturong, tinapon ni Ara ang mata sa pangpang kung saan palusong naman ang babae sa tubig. Akala ni Ara lalapitan sila. Ngunit nang makakalahati ang pagkakalusong ng katawan, ay sumisid. Nakita pa nilang umangat sa tubig ang sarong nitong suot. Nawala ang babae. Walang palatandaan kung aahon pa. Isa ang sigurado nila. Ito ang dating nagmamay-ari sa binturong na sinabi ni Buitre na engkantada raw. Bakit pasawari ko ang kakayahan nating sumagap ng mumunting impormasyon habang tumatagal pumupurol? Tanong ni Ara sa dalawang nagkibet ng balikat. Nadagdagan nga ang karga natin. Parang may ilang kakayahan naman tayong humihina. Pansin mo rin pala, Mayora. Ani isa naman. Ang sabi ni Lola noon, hindi lahat ng kakayahan kayang pasanin ng kodayon. May limitasyon din ang bigat na kaya nating pasanin. Ngunit, okay pa tayo nung pumasok sa merkado, diba? May kakayahan ba tayong nakuha bukod sa mga sandata? Nalilitong tanong ni Ara. Kakayahan ba yung binturong na pinakawalan mo lang naman sa may-ari sa kanya? Tanong ni pangalawa. Pumikit si isa, punong-puno ng konsentrasyon habang minamasahe pa ang mga sentido. Parang may mataas na kakayahan ng binturong na iyan, Mayora. Yun lang kasi ang nakikita ng vibrations ko. Sapat upang ma-overstorage tayo. At habang tumatagal, hindi na tayo makabasa ng maliliit na bagay. Ang tanong, ano naman kayang meron sa binturong na yan at tila pumurol tayo nang lumapit siya? Ayoko na dito sa araanya. After natin makuha si Papa Sean, umuwi na tayo. Kailangan ko ng bakasyon. Nadidismaya na wika ni isa bago inabot na ang sagwan. Nag-umpisang gumalaw ang bangka nang mabilis na sumagwan magkabila ang dalawang wangis ni Ara.
Muling natuon ang mata ng kudayon sa tubig, kung saan lumusong at sumisid ang babaeng tumawag sa binturong. Engkantada na tubig. Mahinang bumuntong hininga si Ara habang tinutuon ang mata sa maalo na tubig. Nagsisi kung bakit hindi siya nagpaturong lumangoy sa kanyang ama dati. Nakatayo sa gitna ng bangkang sakay. Tutok ang mata ng kudayon sa islang tutugpain. Ngunit parang sa pakiwari ba ng dalaga, napakalayo pa nila roon. Parang hindi sapat ang bilis ng andar ng kanilang bangka. Kahit hindi na nagsasalita ang dalawang wangis na sineseryoso ang pagsasagwan. Paminsan-minsan napapatingin ang kudayon sa pwestong pinili ng binturong na sumabit sa kanilang lakad. Bagamat wala roon ang hayop, naaamoy niya ang samyo nitong popcorn. Muling nanariwa sa isipan ng kudayon ang dalaga na may nag-aakusang titig sa kanya bago ito lumusong sa tubig. Huwag naman sana. Huwag naman sana sa tubig. Mahinang dasal ni Ara. Ngunit hindi pa tapos ang panalangin ng dalaga, may kung anong humampas sa isang bahagi ng bangkang sinasakyan nila. Naknang putya naman oh. Wala ba kayong kadala-dala? Hindi pa nga kami nakakapagpahinga. Tungayaw ni isa na alanganing matawa at alanganing mainis habang hinahabol ng tingin ang tila malapad na labahitang pumalo sa gilid ng bangka. Bakit kasi hindi tayo marunong lumangoy? Patawang sagot naman ni pangalawa. Eh kasi nga may pagkakambing tayo dati. Takot tayo sa tubig kaya ayaw natin lumangoy. Ay, naka. Sagot naman ni isa na nagpalingalinga habang tinatabi sa isang bahagi ang sagwa na hawak. Nang hindi magsalita si Ara, pinagmasdan nila itong nakahawak sa bawat gilid ng bangka. Bahagya rin itong napaupo. Lumitaw naman sa gilid ang binturong. Alerto ang mata. Sa tubig nakatuon. Oy, huwag kayong ganyan. Lugi kami sa inyo. Nasa tubig kayo. Mapapangit nyo kabanding. Babala ni pangalawa na kinatawa ni isa. Muling may humampas sa kabilang bahagi ng bangka. May ilang tubig na umigpaw sa loob ng bangka. Maigi na lang, hindi purong tubig alat. Ani Ara sa sarili habang pinapanood na mabasa ang kanyang mga paa. Bahagyang mahapde ngunit kaya naman tiisin. Ang binturong naman ay umakyat sa gilid ng bangka. Tila wala itong problema sa pagbabalansa ng sarili. Parang pusa. Ayaw lang nito sa tubig marahil. Mula sa tubig, binaling nito ang mata kay Ara. May kung ano sa kanya mukha na tila paborito nitong pagmastan na hindi niya alam kung ano. Bubukas sana ang labi ni Ara upang may sasabihin, ngunit may huni na umagaw sa kanilang atensyon. Parang huni ng ibon na may malamyos na tunog. Nakakakalma. Tila hinahatak ang kanyang kamalayan. Hinihila siya kung saan. Napasa po si Ara sa magkabilang tenga na may takip. Pilit pinaglalabanan ang huning humahatak rin sa kanyang talukap upang bumaba. Pinilig niya ang ulo ng paulit-ulit nang mawala ng panimbang at napaluhod sa sahig ng bangka. Nang tignan niya ang binturong sa kinaroroonan nito, tila bulang ito ay naglaho. Wala siyang nararamdamang panghihina at antok kanina, ngunit tila isang linggo siyang pinagkaitan ng tulog sa antok na nararamdaman niya ngayon. Napakagat si Ara sa ibabang labi. Diniin, sinadyang ibaon ng konti ang pangil sapat upang malasahan niya ang dugo. Natumulong naman kahit paano upang hindi siya bumulagta sa pagkakaupo. Nilipat ng kudayon ang mata sa dalawang wangis, maging ang mga ito, nakahukot, sapo ang mga tenga. Pinaglalabanan ang antok na nadarama. Marahil, may iba't ibang antas o klase ang epekto ng huni ng isang magandara. Bigla kasing tumigil ang nakakaantok na tunog. Katahimikan ang pumalit. Ngunit, bago pa nakahuma ang tatlo, ay napalitan naman ng isang bagong tunog. Isang matinis na tili ng hayop na mas nakakarindi pa sa iyak ng asong sinasaktan ng paulit-ulit. Mahaba at walang tigil.
tunog na tila pumapasok sa loob ng kanyang eardrums, kumakagat sa bawat balat. Napamura si Isa na kinatingin ni Ara sa mga wanges. Sa leeg ni Isa, dumadaloy ang isang linya ng pulang dugo. Mariing pumikit ang kudayon, kasabay ng paglaho ng dalawang wangis. Muling may humataw sa bangka. Kabilaan na tila ba nais patauben ang sinasakyan ng kudayon. Hinukot pa niya lalo ang katawan. Tuluyang napahiga na sa sahig ng bangka ang mariing pagkakapikit ng mata ni Ara sa sakit na tinitiis ay napamulat nang maramdaman ang ilang atakeng bumabaon sa isa niyang balikat at braso. Napatingin ang dalaga sa itaas, malinaw na nakikita ng kudayon ang isang nilalang na may pakpak. Akala ni Ara isang iris. Muli itong sumugod, kinakalahig o inaatake siya gamit ang mga koko sa paa. Agad niyang pinalabas ang malasalaming barikada. Sakalang natitigan ng maayos ni Ara ang nilalang. Katawang babae, napapalibutan ng balahibo ang buong katawan hanggang leeg. Ang buhok, mahaba at makapal. May kamay, ngunit ang mga paa, wangis sa paa ng isang agila. Hindi ganoon kalapad ang mga pakpak tulad ng mga iris. Muling sumugod ang nilalang. Pilit tinutungkab o kinakalahig ang nasa pagitan nilang barikada gamit ang matatalas na koko sa paa. Nasilayan ng kudayon ang mukha nito. Kulay itim ang mga mata. At lumalabas ang hindi pantay-pantay na mga labi sa malawak nitong bibig. Ang bawat pisngi, may mumunting kumikinang na tila kaliskes na nag-iiba-iba ng kulay kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ito ba ang sinasabi nila Buitreng Magindara, ang aswang ng dagat? Ngunit natatagpuan rin sa anyong tubig na kinaroroonan niya. Ang nakakarinding huni ay nadoble, natriple, at dumami pa. Natanggal na ang pagkakadikit ng clay sa bawat tenga ng dalaga. Ramdam niya rin ang pagguhit ng dugo mula sa kanyang tenga, pababa sa leeg. Ah, nang ina, mabibingi pa ata ako. Hindi maiwasang wika ni Ara habang sinusuyod ang mata sa kalangitan. Hindi lang apat, tila nasa anim o higit pa ang mga nilalang na lumilipad. Isa ang umatake muli. Tinanggal ni Ara ang barikada at pinalitaw sa isang kamay ang sibat na bago niyang armas. Hindi inaasahan ng nilalang ang ginawang iyon ng kudayon. Natuhog ng wala sa oras ang nilalang. Isang mabilis na pagmaniobra at naitapon ng kudayon ang nilalang sa tubig. Plakta itong lumapag sa tubig. Napanganga ang kudayon. Parang water resistant ang mga pakpak nito dahil hindi to basta-basta lumulubog. Tila ba kayang imaniobra ang katawan sa tubig saglit? Mabilis itong bumangon at biglang sumisid sa tubig. Nawala sa mga mata ni Ara. Nakakita na si Ara ng mga ibong mabibilis at pasisid na lumulubog sa tubig upang humuli ng mga isda. Tapos ay baliwalang aangat, palipad. Tila walang anuman naiigkas sa ere. Parang ganon ang ginawa ng Magindara dahil ilang metro mula sa kanya, tila binuga ng tubig ang nilalang na sumisid. May pinsala ito na gawa niya ngunit tila hindi naging hadlang iyon upang lumipad ito ng mataas at tinungo ang nakausling mga batuhan di kalayuan. Dumapo roon at nagtaong katawan. Sakalang sinapo ang tagiliran na nasibat niya. Kung hindi pa nakaramdam ng ilang puwersang pasugod, hindi mawawala sa Magindarang iyon ang mata ng kudayon. Muling pinalabas ni Ara ang barikadang malasalamin. Doon kumayod ang mga koko ng dalawang Magindarang sumugod, bago umigkas petaas. Agad tinanggal ng dalaga ang humarang na salamin, pinalabas sa isang kamay ang sundang, at tila bumirang na tinapon sa dalawang Magindara. Inabot ang isang pakpak na kumakampay. Lumusot ang sundang niya sa makakapal na balahibo. Bumalik sa nakaabang na palad ni Ara. Saglit na pada ang ilang humuhuning mga nilalang bago sabay-sabay na umatake sa dalaga. Nilabas ni Ara ang bawat sundang sa mga kamay.
at bara-barang winasiwas sa mga umaabot sa kanyang kalaban. Bagamat may ilang nasusugatan ng kodayon, may ilan naman na pumapalit. Ang iba, magaling umilag. Ngunit hindi napigilan ang pag-ulan ng napuputol ng mga balahibo. Muling may humampas sa bangka. Malakas, sanhi upang tuluyang tumagilid ang sinasakyan ni Ara, nawala sa isang kamay ng kodayon ng sundang. Isang makapal na tanikalang ginto ang bumalit. Umigkas mula sa kanyang mga palad at pumulupot ang isang dulo sa isang paanang nilalang na may pakpak, dahilan upang hindi mahulog ang dalaga sa tubig. Ngunit may humawak sa kanyang isang paa. Panay pa rin ang wasiwas ni Ara ng isang sundang. Humina ang kanyang depensa. May ilang pagkakalahig na sa likod siyang nararamdaman. Pinilit niyang ipiglas ang mga paang hawak-hawak ng konsino mula sa ilalim ng tubig. Ngunit tila goma ang kapit ng mga palad na humawak roon. Nang tangkain niyang sipain ang mga kamay na nakakapit ay dumulas lang ang talampakan niya. Tuloy pa rin ang atake ng mga nilalang na lumilipad. Ngunit hindi naman siya maiangat nang kinakapitan niyang Magendara dahil marahil nabibigatan sa kanya at sa konsino mang pumipigil sa isa niyang paa. Lugi siya sa tubig kung bibitaw siya. Alam niyang lulubog siya at mahihirapan siyang huminga. Baka nga hatakin pa siya sa pinakailalim. Akmang papalabasin na niya ang ilang wangis upang tumulong ngunit, "Magpatihulog ka!" Anang isang tinig na sa isip lang ni Ara narinig, natigilan ang kodayon. "Magpatihulog ka, kodayon. Padala ko ni Buitre." Anito pa na kinalaki ng mata ni Ara nang sipatin niya ang nilalang na tanga ng kanyang isang paa. Isang maamong muka ang kanyang nasilayan. Napasinghap si Ara nang may kukong tumagos sa kanyang tagiliran. Tuluyang bumitaw ang kodayon sa hawak na tanikala na kusang naglaho naman sa pagkakapulupot sa isang paa ng lumilipad na nilalang. Hinatak siya ng nagmamay-ari ng maamong muka, pailalim sa tubig. Napatakip na lang ang kodayon sa kanyang bibig nang unti-unti siyang kapusin ng hininga. Ngunit bago mapugto ay pumantay sa kanya ang maamong muka na humatak sa kodayon. Hinawakan ang bawat pisngi ni Ara at sinakop ang nakatikom na bibig. Hindi makapasag si Ara, ngunit may kung anong kaginhawahang pumasok sa kanyang bibig. Napanganga na ang kodayon at sa hindi maipaliwanag na pangyayari, tila may sariling isip ang tubig na hindi pumasok sa kanyang ilong at sa bibig, maging sa kanyang mga tenga. Isang makapal na bula ang pumaikot sa kanyang muka, hanggang leeg, dahilan upang hindi na siya kapusin pa ng hininga. Kunot ang noo at nagtatanong ang mga matang napatitig ang kodayon sa inosenteng mukhang gumawa niyon. Hubad ito, ngunit ang puson hanggang paa ay napapalitan ng katawang isda. Isang sirena. Kumindat ito sa kanya bago tinuro ang itaas na bahagi kung saan nakikita niyang lalong dumami ang mga nilalang na lumilipad. Tila ba naghahanap ng kung ano sa tubig? Tila ba hinahanap siya? "Kailangan mong patayin ang pinuno ng mga Magendara." Anito pa na kinalingon at kinalaki ng mga mata ni Ara sa nilalang. "Ano namang pakialam ko sa kanila? At saka bakit nila ako inaatake?" Yamot na sagot ng kodayon. Nahalata sa mukha ang pagtataka dahil nakakapagsalita na pala siya. Habang pinapasag-pasag ang mga binte at paa, hindi na mamalayang namamaneobra na ang katawan upang hindi tuluyang lumubog. "Wala ka naman sanang problema. Maayos ka makakatawid ngunit pinakawalan mo ang alaga ni Odessa." Ang binturong, insulto yun sa kanya. At parang sa madaling sabi, hinamon mo siya. Yun lang ang tanging paraan upang tantanan ka ng mga Magendara. Tawakin mo siya sa pangalan at insultuhin mo upang harapin ka. Mahabang paliwanag nito. "Tapos?" Naiiritang wika ni Ara. "Huwag kang mangambang maleglag sa tubig. Hindi ka malulunod. 30 minuto rin tatalab ang hanging nakapaligid sa'yo upang hindi ka kapusin ng hininga." Sagot nito, malayo sa tanong niya.
Napasunod na lang ng tingin si Ara sa Serena. Tumungo ito sa nakataob na bangka. Inayos. Binalik sa dati. Kaya ba kanina pa nito pili tinataob ang bangka? O di kaya ay hinahampas? Binibigyan siya ng babala? O nais talaga siyang ihulog upang mabigyan ng hangin? Nailing na lang ang kodayon nang tumungo sa bangka. Isang malagong balahibo ang lumitaw sa isang bahagi niyon, kumikibot-kibot. Tila ba feather duster na panay ang galaw? Kinukuha ang atensyon ni Ara. Tinuro ng Serena ang buntot na alam ni Arang pag-aari ng binturong. Naiiling na hinawakan iyon ni Ara at hinatak. Inaasahan ng kodayon na mabubuwal ito ngunit siya ang umahon sa ginawang paghatak sa buntot. Agad na pakapit si Ara sa gilid ng bangka at naiangkla ang isang binte at paa. Humihingal na napatingala sa langit na puno ng magindara. Natila iisang katawang na doon ang atensyon sa kanya. Na parang bigla siyang lumitaw mula sa kung saan habang hinahanap nila. Tila ba napraning, umingay ang malalakas na kampaya ng mga pakpak. Pansin rin ni Ara na tila hindi siya naririnde o hindi na siya naririnde sa huni ng mga magindara. Parang normal na ingay na lang. Masakit pa rin sa pandinig ngunit bearable na. Hindi na nakakabasag ng eardrum. Marahil gawa ng Serenang tumulong sa kanya. Muling pinalabas niya ang malasalaming barikada na mag-umpisang umatake ang ilang magindara. Ramdam niya ang kalahig ng bawat kukong matatalas. Naiiling na tinignan ni Ara ang binturong na baliwalang dinidilaan ang buntot na nabasa. Nakaupo sa isang sulok na bahagi ng bangka. Nang makitang nakatingin siya rito ay muling namilog ang mata at gumanti ng titig sa kanya. Tila cat distribution system ang nangyari sa kanya, ngunit sa mas literal na salita, bear cat distribution system. Pinili ba siya ng binturong na biging amo upang ibalik ang pabor sa pagpapalaya niya rito mula sa magindarang hindi tama ang trato sa kanya? Pwede ba yon? Hindi naman niya kailangan ng alagang binturong. Wala siyang inaasahang babalik na pabor. Kusang loob ang ginawa niya. Tila ba naintindihan ang kanyang iniisip, kumawag-kawag ang buntot nitong tuyo na ngumiyaw pa ng ilang beses. Hindi ka mukhang pusa, natatawang wika ni Ara sa binturong. Ngumiyaw ito ng mahina na kinatawa saglit ni Ara. Isang marahas na buntang hininga ang kanyang pinakawalan bago tumingala. Pasalyan tulak ang ginawa sa barikadang minama ni Obra. Na binalya naman ang dalawa pang umaatakeng magindara. Naglaho ang malasalaming hadlang. Lumitaw sa bawat kamay ni Ara ang mga sundang na nakahanda sa pagwasiwas, na agad kinailang ng mga pasugod na magindara. Sinamantala iyo ni Ara upang magsalita. Sino sa inyo si Odessa? Hinahamon ko siyang labanan ako upang makatawid na ako sa punyetang lawan nito. Niyayamot na anunsyo ng dalaga. Mula sa gitna, nagbigay ng daan ang kumakampay ng mga nilalang sa babaeng nakita ni Ara kani-kanina lang. Ang tumawag na digo sa binturong, yung nasa pangpang. At nang dinedma ng binturong, ay sumisid sa tubig. Kapag natalo kita, babawiin ko si digo sa pangangalaga mo. At ang iyong muka, ang kining ko. Anito na kinangisi ng dalaga. Tingnan natin, sagot naman ni Ara. Luminga si Odessa sa mga kasamahang lumilipad. Nagsitabi sa ere ang mga ito. Tila ba binibigyan ng espasyo ang kanilang pinuno upang makagalaw at makahanap ng magandang anggulo sa labanan na mangyayari. Sa panong paraan mo gustong matapos to? Ano ang batayan mo sa pagkatalo? Ani Ara na nakatingala sa magindarang si Odessa. Hanguin natin sa sumbaganay kapag nabilangan ng 5 segundo ang katunggali na walang palag na magkakawa. Panalo siya. Ani Odessa naman. Saglit na paisip si Ara. Anong pangahawakan niyang seguridad na tutugon ito sa kasunduan? Walang tagapamahala na maaaring pumagitna sa kanilang dalawa. Wala sa paligid sila Buitre. Paano kung mandaya ang mga magindara? Ngunit pinalos ni Ara ang mga isiping iyon.
madali na lang maglabas ng kasing daming wangis niya kung magkakaroon man ng anomalya. Ibigay mo sa akin ang salita mo bilang pinuno ng sinasakupan mong mga nilalang. Ani Ara na kinaingos ni Odessa. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Dayo ka lamang sa aking teritoryo. Wala ka sa lugar na humiling ng mga bagay na papabor sa'yo. Iritasyong sagot ni Odessa. Kung ganun, pasensyahan na lang tayo. Maluwag kong tatanggapin kung mananalo ka. Ngunit kung mananalo ako, huwag mo kong kantiin. Oras na matapos na ang labanan. Maayos mo akong patawirin. Ayoko sa lahat yung patraydor na kikilos. Doon ako lubos na nagagalit. Babala ni Ara sa napamayawang lang na si Odessa. Kapwa humanda ang dalawa nang walang salitang muling pumainlan lang pa. Humuni ang mga Magindara. Hudyat na umpisahan na ang labanan. Pinaglaho ni Ara ang mga sundang sa palad. Hinanda ang mga kamao at saglit sinipat ang kinakatayo ang bangka. Okay lang malaglag siya sa tubig. Makakahinga siya. Yun nga lang, makakapagbigay ng pabor sa Magindara ang tubig. Wala itong hirap kumilos. Tila nga, nagaglide lang ito sa tubig. Hindi na kailangan pumasag o imaniobra ang mga kamay at paa upang hindi lumubog. Naisip rin ng kodayon na pabor din ang ere sa nilalang. Nakakalipad dito. Ano ba tong napasok niya? Kotang-kota siya sa basagan ng bungo. Sumugod ang Magindara. Nakaumang ang mga koko sa paang pandepensa. Isang bagay na inaasahan niya ngunit hindi niya pinilabas ang barikadang malasalamin. Sa halip, tinapon niya pa sa lubong sa kanang kamay ang gintong tanikala. Agad pumulupot sa mga paa ng Magindara. Hinatak palapit. At isang malakas na pagsargo sa muka ang binigay ng kodayon. Ininda, ngunit nakaalalay ang mga pakpak upang mabawi ang panimbang sa maaaring paghagisa ng mangyayari. Tila manok na hinampas sa kodayon ang mga bagwes. Napapikit si Ara. Saglit pinalupot niya ang tanikala sa palad lalo. Pinalapit ang Magindara na panay ang paghalihaw ng mga kamay. Ang kagandahan, wala itong gaanong matatalas na koko, na baliwalang hinahampas-ampas ni Ara ng malayang palad. Nahuli ni Ara ang isang braso nito, walang sabi-sabing pinilipit na kinahiyaw ni Odessa. Napayuko si Ara ng malapitang marinde sa nakakatulig na tili ng aswang ng tubig, dahilan upang bumitaw ang dalaga sa pagkakakapit rito ng tanikala at kamay. Sinamantala ng Magindara. Umigkas, paangat. Napamura ang kodayo ng sapuhin ang magkabilang tenga. Basa. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano iyon. Malamang, dugo ang nararamdaman niyang umaagos sa kanyang leeg. Iba pa rin talaga pag malapitang humuni ang nilalang. Isang pandepensang kakayahan na malaki ang diprensyang maaring likain. Maigi na lang talaga. Nagihilom siya agad. Isang puwersa ang naramdaman ni Arang papalipit. Napatingala siya at nakita ang isang tila maliit na ipo-ipong patungo sa kanya. Ang ipo-ipo, hindi gawa sa hangin, gawa sa tubig. Agad nilabas ni Ara ang barikadang salamin na siyang maigi at nagawa niya sapagkat nang tumama ang paa ng ipo-ipo sa kanyang barikada, naramdaman niya ang malakas nitong puwersa na kinatiklop ng isa niyang tuhod. Tila pressurized na water itong tumulay sa kanyang barikada at nang maabot ang dulo ng bangkang kanyang sinasakyan, magkabilang nabiyak ang bawat nguso ng sinasakyan niyang bangka. Napanganga si Ara, lumubog siya sa tubig, agad nawala ang hawak na barikada dahil ginamit ang mga braso at paa sa pagkampay nang lumubog siya sa ilalim. Pinigilan niyang pumikit. Naging alerto ng makaramdam ng isang puwersang tila mabilis na sumunod sa kanya sa ilalim. Buti na lang talaga, wala siyang problema sa paghinga. Pinalabas niya ang barikada muli nang makaramdam ng pagsugod sa kanang panig niya. Napamura si Ara nang maramdaman ng pagbaon ng kung anong matalim na bagay na nasalya ng malasalaming barkada niya. Isang malapad na espada. Hindi na siya nagtaka. Pinuno ito
at napakalapit lang sa lugar kung saan araw-araw may sumbaganay na nangyayari. Sunod-sunod ang pag-atake na ginawa ng Magindara sa Kudayon na maagap na sinasalik ng dalaga. Gamit ang barikadang tangan, hirap siyang gumalaw, mabigat kumilos sa tubig samantalang ang kalaban, singbilis ng isda gumalaw at tila nilalaro lang siya. 30 minutos lang ang binigay ng sirenang tila oxygen sa kanya. Hindi pwedeng ganito lang sila, panay salag lang siya. Nang lumangoy palayo ang Magindara at tila ba bumuelo lang upang muling umatake, hinintay ni Arang lumapit ito, sapat upang muling itapon niya ang kadenang ginto sa kamay. Pinuntirian niya ang kamay nitong may hawak na espada. Pumulupot ang kadena sa kamay, hinigit ni Ara lalo, kusang humigpit ang tanikala sa kalaban, nabitawan ang espada. Sinunod ni Arang tapunan pa ng isang kadena sa kabilang kamay, bago hinatak palipit at sinalubong ng pagsipa sa sikmura, sa muka. Ininda, umigkas pataas ang mga pakpak nito. Hindi binitawan ni Ara ang kamay na hawak. Nagpahatak siya paahon. Nang makarating sa ere, pahablot na hinila niya palapit si Odessa. Pinakawalan niya ang isang kamay. Naglaho ang kadena roon. Mabilis na umigkas ang kamao. Sinikmuraan si Odessa. Ang kamao ay saglit bumuelo pa. Paakyat. Sumargo naman sa baba ng Magindara. Sakalang pinakawala ng dalaga ang isang kamay na may kadenang pumipigil sa braso ng Magindara. Nagpatihulog ang Kudayon, ngunit bago patuluyang makahalik ang katawan sa tubig, pinalabas niya ang may kalaparang barikada. Iyon ang ginawan tila balsa. Alam niyang lulubog rin iyon, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay hindi. Takang napatingin ang Kudayon sa kinatutungtungang salaming kulay pula. Sa ilalim, nakita niyang nakilapat ang malalapad na kamay ng sirena roon, umaalalay upang hindi tuluyan siyang lumubog. Saglit na patitig pa si Ara sa makapal na balat sa pagitan ng bawat limang daliri ng sirena. Maging iyon ay tila nakadikit o may suction effect sa salamin, sani upang hindi dumulas ang pagkakakapit roon ng malaisdang nilalang. Isang puwersa muli ang naramdaman ni Ara mula sa itaas. Tumalo ng Kudayon, paiwas sa munting ipo-ipo na tila gawa sa malapressurized na tubig na hindi nangihigop o tumatangay. Sa halip, naninira. Muling lumubog sa tubig si Ara, ngunit tila nakikialam ang sirena sapagkat may kung anong puwersang tumulak sa kanya upang muling umangat. Napakapit siya sa gilid ng malasalaming barikada at muling sumakay roon. Ilang piraso ng bangka ang lumutang. Sa isang malaking katawan nitong nabiyak, nakita ni Ara roon ang binturong na prenteng nakaupo lang at pinapanood siya. Hindi inaalis ang mata sa pagkakatitig sa kanya. Ilang paghuni ang kanyang narinig na ginawa ng ilang Magindarang nakatining sa ere. Isang Magindara ang umangat sa tubig, bitbit ang malapad na espadang pag-aari ni Odessa. Mabilis na lumipad at inabot sa pinuno, na agad kinuha at bumulusok pasugod sa kanya. Kung ganoon, hindi kusang bumabalik ang sandata nito sa Magindara. Kailangan pandambutin o kaya ay muling kunin upang magamit. Hindi tulad sa kanya na kusang bumabalik kapag hinahagis. Agad pinalabas ni Ara ang sibat, pinansalag ng mabilis nang humataw ang espada ni Odessa sa kanya. Pasensya ka na, kung sa tingin mo, inagaw ko ang alaga mo. Hindi ko sinasadya yun, naawa lang ako sa hayop. Ani Ara, bago tinulak gamit ang nakaharang na sibat upang mapaglayo sila ni Odessa. Muling humataw ang espada na nasalag muli ng sibat. Muling umangat ang espada at ahataw, ngunit pinalupitan ang talim ng gintong tanikala muli. Galing sa isang kamay ni Ara, bago pa makaisip ng hakbang ang Magindara, lumipad ang isang paa ng Kudayon. Una sa kanyang sikmura, pangalawa sa kanyang baba. Naramdaman pa ni Odessa na nawala ang kadena na nakapulupot sa kanyang espada hanggang pulso.
hindi na paghandaan ang muling igkas ng kamao ni Ara. Naiba na ang bigat nang dumapo sa kanyang muka. Tila bato ang sumargo sa muka ni Odessa. Nagdilem ang kanyang paningin. Ramdam niyang nabale ang ilong niya at may ilang ngiping nalaglag. Sa isang matang nakabawi ng paningin, nakita niyang nakapalupot sa kamao ni Ara ang kadenang ginto. Iyon ang sinuntok sa mukha niya. Hindi pinayagang makabawi, umigkas ang paa ni Ara na siyang kinalipad niya sa tubig. Plakda siyang napahiga bago unti-unting lumubog. Tumalon si Ara sa tubig. Nais habulin ng Magindara na ininda ang sunod-sunod na atake sa katawan. Tila ata nang hina at tinahamig pa ang sarili. Dahil hindi naman ganoon pa kasanay sa tubig, nainis si Ara sa mabagal niyang pagtungo sa Magindarang unti-unting lumulubog. Ngunit hindi na siya nagulat nang maramdaman niya ang paghila ng isa niyang braso. Mabilis siyang dinala sa ilalim kung saan bumagsak na sa pinakalupang sahig si Odessa. Sinamantala ng dalaga ang napapaubo pa sa tubig na Magindara. Kulay dugo na ang tubig na nakapaligid rito. Hinatak niya ang isang paan nito. Gamit ang buong lakas dahil lumalaban ang tubig upang mapabilis ang kanyang galaw. Pinadapa niya ang Magindara. Hinawakan sa batok at limang beses nang inudngod sa maalabok na sahig ng tubig. Katumbas ng pagbibilang, naramdaman ni Ara ang paninikip ng hangin sa kanyang hininga. Mabilis siyang lumayo at kumampay upang umangat. Naramdaman niya muli ang hindi nakikitang presensya na iginiya siya pataas. Isang marahas na pagbuga sa hangin at pagsagap ang ginawa ng kodayon nang makaangat na sa tubig. Pinalabas muli ang barikadang muling pinailaliman ng hindi nakikitang Serena at habol ang hiningang umagapay roon. Kunot noong napatingin ang mga Magindara sa tubig, hindi pa umaangat ang kanilang pinuno. May tatlong sumisid. Maya-maya pa, inangat na ang tila basang sisiw na pinuno nila. Magkabilang hawak sa braso ng sumundong mga nilalang. Bagamat may hapong nararamdaman, hindi pa rin nagbago ang mood ng pinuno. Matalim na tinignan ang humihingal na kodayon. Ipagpaumanhin mo. Ngunit hindi ako maaaring magtagal dito. May naasikaso ako. Maliwanag na natalo kita. Patawarin mo ko. At sana, huwag mo na akong guluhin pa. Hingal pakiusap ni Ara na halos humiga na sa barikadang kanyang pinalabas. Pinalabas niya ang dalawang wangis na inabot ang dalawang lumulutang na sagwan at takmang bubuelo ngunit lumipad patungo sa kanila ang Magindarang nagpupuyos pa rin sa galit. Paano mo nagawang umangat sa tubig? At paano mo nagawang makipaglaban sa ilalim? Hindi ka nga marunong lumangoy! May himig pagbibintang nito sa naiiling na kodayon. Sinira mong bangka ko. Alam mong mahirap sa akin na labanan ka sa ilalim ng tubig. Alam mong matatalo ako. Ngunit wala ka ng pakialam kung anong diskarte ang aking ginawa upang manalo. Isa pa, nakakalipad ka. Madali sa iyong imaniobra ang sarili mo sa tubig. Nasa iyo ang lahat ng pabor. Ngunit nanalo ako sa patakaran na ikaw ang naglatag. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong kantiin. Paligpasin mo na ako. At wala tayong magiging problema. Hingal pakiusap ng kodayon. Ngunit sumuyod lang ang mata ng Magindara sa paligid. May tumulong sa iyo. Imposibleng wala. Nagingit-ngit na wika nito na sa tubig nakatingin. Pilit inaaninaw ang kung anong hindi makita ng mata. Hindi na sumagot si Ara. Sumagwa ng dalawang wangis na si ikatatlo at si ikaapat, mga tahimik niyang bersyon. Nakakalayo na sila sa mga Magindara nang makaramdam sila ng puwersang papalapit. Agad humarap si Ara sa puwersang nararamdaman sa likuran. Si Odessa, handa sa kamay pahampas ang espadang tangan. Nagbabala ako. Hindi ka nakinig. Naiiling na wika ng kodayon. Bago pa makalapit sa kanila ang lumilipad na nilalang, hinagis ni Ara ang tanikalang ginto, pasugod sa Magindara. Pumulupot ito sa talim at sa kamay muli ni Odessa.
hinatak papalapit. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa ni Ara bago sa isang malayang palad, pinalabas ang sundang. Ilalim na talim ang ginamit at may gaan na hinataw sa isang bahagi ng pakpak ng Magindara. Sapat upang bumaon ng konti ang talim sa puno ng bagwis nito. Tila ba huminto ang sandali nang laki ang mga mata ni Odessa na kinupasan ng kulay ang muka. Tapos ay tila may kung anong mabigat na tumulak sa kanya pababa. Plakda siyang humampas sa tubig. Saglit kumisig ang mga pakpak. Nakita ni Ara na papalapit na ang ilang lumilipad na nilalang ngunit hindi sa kanya sumugod. Lahat napatingin sa pinunong unti-unti na namang lumulubog. Nakita pa ng kodayon na tila bulang nawala ang malapad nitong espada. Sumagwan sila palayo nang makitang sumisid muli ang ilang kasama nito. Nakita pa ni Ara nang iangat ang pinuno. Wala na ang galit sa mga mata nito. Tila pagkabigla at pagkalito na lang. Nagbabala ako, hindi ka nakinig. Ani Ara bago tumalikod na sa mga lumilipad na nilalang. Natatawang nilingon ni ikatlo ang hindi makahumang mga kalaban. Nararapat lang sa kanya yan. Puro siya lakas. Panay abuso ng kapangyarihan. Buti nga sa kanya. Ngayon, mahina pa siya sa pinakamahina niyang kampon. Anito, bago tinuon ang mata sa tubig at gumawa ng malalaking pagsagwan. Natitilihang lumugay-gay ang leeg ni Odessa. Buhay siya. Basag ang muka. At wala na sa sistema ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naglahong parang bula, gawa ng ilalim na talim na sundang ni Ara. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawala ng kodayon nang tuluyang makaahon sa tubig, naglakad sa batuhan. Muling tinago ang mga wangis at ang barikadang naging balsa. Nilingon niya ang sirena na natiling nakalubog ang kalahating katawan at sa dalaga nakatingin. Maraming salamat sa lahat. Ani Ara sa may malakas na tagabulag na sirena. Nagpakilala itong Felicie. Sinabi nitong walang anuman at kinagagalak nitong makilala siya. Bago tuluyang lumubog ang sirena, lumingon ito sa nakatayong dalaga sa batuhan. Isang matamis na ngiti ang pinasilay sa kulay maputlang rosas na lapi bago nagsalita. Hangad ko ang tagumpay mo, kodayon. Anang sirena na kumaway bago tumalikod. Tuluyang lumusong sa tubig. Huling nasilayan ng kodayon ang kulay berde nitong buntot na umangat at muling lumubog. Tila iisa ata ang laging sinasabi ng mga nilalang na nakikilala niya ngayon. Nahangad nila ang kanyang tagumpay na unti-unting gumagawa ng puwang sa napakaraming isipin ni Ara. Ngunit bago patuluyang mag-isip ng kung ano, pinalis na lang niya iyon. Tinuon sa susunod na gagawin. Sakalang minasdan ni Ara ang paakyat na bahagi ng batuhang lupa kung saan nasa tuktok raw ang isa sa apat na lagusang papasok sa kaharian ng mga Iris. Saglit niyang sinipat ang papagaling ng mga sugat mula sa saglit na labanan na naganap sa kamay ng mga Magindara. Gamit na gamit siya ngayon at pakiramdam niya may naghihintay pang ganito sa itaas. Nilingon muli ni Ara ang lawang pinanggalingan. Nakatawid na naman siya. Baka... Bahagyang humukot ang dalaga, pumikit at nagsaibong itim. Isang kakayahan na bihira niya lang gamitin simula't simula, lalo kung hindi naman niya kailangan. Nilipad niya paakyat ang mataas na bahagi ng teritoryo ng mga Iris. Hindi na nagulat si Ara nang makitang nag-aabang sa itaas ang tatlo. Si Tariktek ang sumalubong sa kanya nang lumapag siya sa lupa at bumalik sa taong wangis. Nakaguhit sa labi nito ang napakatamis ng ngiti. "Nasaan ang binturong?" sabik nitong tanong na kinakiling ni Ara saglit. Hindi na rin niya kinataka
na alam na ng mga Iris ang nangyari sa tubig. Digo? Mahinang tawag niya. Mula sa kung saan, lumitaw ang binturong na mas malaki pa sa huling kita ni Ara. Mas malago ang mga balahibo at animo ba ay turuan na tumungo sa tabi ng kodayon. Nagkatinginan sila Buitre at Bantam, kapwa nakaawang ang mga bibig. Bakit? Tanong ni Ara. Hindi ko mabasa kung anong kakayahan niya nung una ko siyang nakita, nang pinakawalan mo siya sa pagkakatali. Akala ko, ordinaryong alaga lang ngunit, bitin na huwika ni Buitre sa napatingin sa kanyang kodayon. Binturong na tumatawid sa iba't ibang panahon at mundo. Humahangang komento ni Bantam na sa unang pagkakataon ay nakangiti ng matamis kay Ara. Napatakip si Tariktik sa bibig, napanganga rin. Napatingin naman si Ara sa binturong na para sa kanya ay isang malaking pusa lang at kinikis-kis ang katawan sa kanyang binte. Hindi pa siya tuluyang magaling kaya hindi ka pa niya kayang itawid sa mundo. Masyado siyang nanghina sa pangangalaga ng Magendara. Ngunit halitang nakakabawi na siya. Mga ilang araw lang. Magaling ko dayon. Ikaw lang ang aswang na naligaw sa aming mundo na nakatagpo ng alagang hindi biro ang kakayahang taglay. Naiiling na komento pa ni Bantam. Nang hindi nagsalita si Ara ay napatingin ang tatlo sa kodayon na nakatingin sa kung saan. Pang-anim na araw na ngayon, gusto ko nang matapos to. Tila pagal na wika ng dalaga na nakatingin sa kaharian ng mga Iris. Kastilyo ang kanyang nakikita, may kalayuan pa mula sa kanyang kinatatayuan, ngunit malinaw niyang nakikita ang forma at kulay gintong kastilyo. Nasa loob noon ang diwa ng kanyang mahal. Malapit na siya, bulong ng kanyang puso. Kung ganon, tara na! Ani Tariktik na umigkas sa mga pakpak, lumipad ng mababa. Sumunod ang dalawang Iris ngunit sinabayan ang maliliksing binti ni Ara sa pagtakbo na wala muli ang binturong sa paningin ng kodayon. Isa sa dahilan kung bakit ka narito ay dahil sa puro mong dugo. Alam kong alam mo yun, di ba? Biglang bukas ni Bantam ng paksa na kinatingin ni Ara sa lalaking Iris. Tila nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na siya sinusupladuhan. Marahil lubos na humanga sa nakuha niyang alaga. Hindi piniling sumagot ni Ara. Mahalaga rin sa aming lahi ang purong dugo. Hindi sa laban kami sa kaisipang tumanggap ng hindi puro sa aming lahi. Ngunit tulad ng iyong munting pamilya, ginagawa namin ang aming kakayahan upang kahit paano may maipreserba kaming purong dugo para sa lahing Iris upang maipamana sa susunod na henerasyon. Segunda naman ni Buitre na kinalingon ni Ara rito. Alam naming maiintindihan mo kami pagtapos na ang lahat ng ito. Ngunit Ara, itataya ko ang buhay ko para alalayan ka sa loob ng kastilyo. Hindi mo kami kalaban. Ang totoong kalaban mo, ang pinuno naming naghihintay sa iyo sa kanyang trono. Ani Tariktik naman na muli hindi tinugon ni Ara. Nalilito na siya sa inaasal ng tatlo. Sinugundahan ni Bantam at Buitre ang sinabi ni Tariktik. Hindi kami papayag na walang patunguhan ang paghihirap mo, Ara. Sisiguraduhin naming maiuwi mo ang diwa ng iyong nobyo. Madiin at may lamang wika pa ni Bantam. Dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum. Magandang araw. Magandang araw. Ako po si Aling Maria at welcome sa ating shoutout. Pasensya na sa mga manok at pasensya na rin dahil paos ako pero itatawid natin tong shoutout na to. Makapagpasalamat mo lang sa inyo lahat. Ayun.
Tara, umbisa na natin. Unang-una sa listahan. Shoutout sa'yo, Ma'am Mariam Mod. Shoutout sa'yo, Ma'am Mariam. Shoutout sa'yo, Sir Ralph Puno. Shoutout sa'yo, Sir Ralph. Shoutout sa'yo, Dance Densho. Sir James, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Marinel Galino. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Maria Teresa Galima Mayo. Shoutout, Ma'am Teresa. Shoutout sa'yo, Ma'am Eurydice Love. Yun. Tama na yung bigkas ko. Eurydice. Ma'am, shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout po sa inyo, Sir Oliver, John Oliver Pepanya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Beverly Lipio. Shoutout po, Ma'am Beverly. Shoutout po sa inyo, Ma'am Yon Jimin. Shoutout po, Ma'am Yon Jimin. Shoutout po sa iyo, Sir Nel Panaligan. Shoutout po sa inyo, Sir Nel. Shoutout po sa inyo, Sir Gio. Yan, shoutout po, Sir Gio. Shoutout po sa inyo, Sir Eddie Pacanya. Yan, shoutout, Sir Eddie. Shoutout po sa inyo, Ma'am Sheyan Ginon. Shoutout po, Ma'am Sheyan. Shoutout po, Sir Manoy. Sir Manoy, shoutout po. Shoutout din po kay Sir Sherwin SFG Darkbangers. Sir Sherwin, shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Jonah. Shoutout, Ma'am. Shoutout po sa'yo, Sir Ciro. Sir Ciro, shoutout. Shoutout po sa inyo, Angela Jane A. Shoutout po, Ma'am Angela. Shoutout sa'yo, Zoe Jabawi. Shoutout po, Ma'am Zoe Jabawi. Shoutout po sa inyo, Joseph Arsola. Sir Joseph, shoutout po, sir. Shoutout din sa'yo, Iluminado Rebong. Shoutout po, Sir Iluminado Rebong. Joseph Balanday. Sir Joseph, shoutout po. Shoutout, Ma'am Jennifer Bricks. Shoutout sa'yo, Ma'am Jennifer. Shoutout sa'yo, Ma'am Timmy Almohen. Ma'am Timmy, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa'yo, Ma'am Jaisel Infante. Ma'am Jaisel Infante, shoutout po. Annalyn Maligon. Shoutout po sa inyo, Ma'am Annalyn. Shoutout sa'yo, Mel Buby. Ayun, shoutout sa'yo, Mel Buby. JP Dondonilia. Shoutout po, Sir JP. Shoutout sa'yo, Mariana Miguel. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Mamika Recto. Ayun, Mamika, shoutout. Shoutout sa'yo, Mamirna Boho. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Lee De La Torre. Or Lai De La Torre. Shoutout sa'yo, Lai. Or Lee. Sana tama ako ng basa. Shoutout sa'yo, John Carmelo. Uy, bebe. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Cheche Agos. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Aya Flores. Sir Aya, maraming salamat po. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Tiger Che. Ma'am Tiger Che, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Aubrey Delgado. Ma'am Aubrey, shoutout. Shoutout sa'yo, Jan TJ Talo. Shoutout sa'yo, Layroom Inimeg. Sana tama ako ng basa. Shoutout sa'yo, Layroom. Shoutout sa'yo, Ma'am Annie. Jay Season. Yolanda Gintibano. Ma'am Main, shoutout sa'yo, Ma'am. Pauline Salaysay. Cheryl Espino. Armando Mariñas. Agnes Jimenez. Jay Loms. Annalyn Samson. Shoutout sa'yo, Ma'am Kirby Larcebal. Shoutout sa'yo, Ma'am Lerma Magbanwa. Shoutout sa'yo, Gutierrez Babylin. Lori. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Jenny Bibo Jimenez. Shoutout, Jenny Bibo Jimenez. Shoutout sa'yo, Ma'am Geraldine Rinalda. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Choco Fudge. Shoutout sa'yo, Weki. Shoutout sa'yo, Weki. Shoutout sa'yo, Jen Shiba Inu. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Roberta El Bambuena. Shoutout po, Ma'am. Shoutout sa'yo, Pearl Esia Ben. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Cindy. Kay Inang Panadera Divino. Shoutout po sa inyo.
At shoutout sa'yo, Ma'am Janice. At shoutout sa'yo, Ma'am Beng. Yan. Yung isa sa paborito kong duo eh. Shoutout din sa'yo, Ma'am Janice Espino. Ma'am Cheryl Ebo. Shoutout din sa'yo, Miss D. Siyempre, ko po ba naman, Miss D. Shoutout sa'yo, Ma'am D. Shoutout sa'yo, Michelle Estrada. At shoutout sa'yo, Sasos Like. Yun lang muna. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. At gagawa natin ang paraan yan kahit post-post na tayo, gagawa natin ang paraan yan. Hindi ko na kasi mabalikin yung eBay. Ayun. Medyo maano na malali. Pero pag may bagong pangalan, tinatandaan ko talaga yan. Ayun. Yun lang muna, no? Ayun. Yun lang muna. Hindi na talaga kaya ng boses. Talagang basag na basag na. Ayun. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng vitamins, at laging mag-ingat. Yun lang muna. Muli, ako po si Ali Maria. Ingat!